So yun, magandang araw sa inyo mga animal. So yun, magpapakain tayo ng isda ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano ako nagpapakain ng mga isda ko at kung ano yung mga pinapakain ko sa mga isda ko. So yun, in 5, 4, 3, 2, 1, tara na! Ito na pagkain ko. Luto ay kahit pagkakasyain to. Namumong, kailangan ko na bumili ng pagkain ha. Wait nga. So, isip mo na tayo, anong ba lang kung paano tayo magpapakain ng isda ngayon. Ito na lang. Yun. Kulang na to, di na abot ng ano, dalawang araw. Ano kaya? Harap mo na tayo pera. Nandito yung wallet ko, yung sabi wallet ko. Nandito yung may laman. Wala kasing pera, alam nyo na. Dahil naka-quarantine tayo. Naipon! Check natin yung wallet natin. Alam ko may 500 pa dito, 1,000 eh. Gago! 20? Wait lang. Hingin na tayo kay mama. Hingin na tayo kay mama, wala tayong pera eh. So, puntahan natin. Ma! 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 Yeah. Ma! Ano? Ma, baka pwedeng bumali ako ng ano dyan. Animal ka! Alaalaga ka ng mga hayop, wala ka pinipag pagkain. Eh, ganun talaga eh. Yun ang channel ko eh. Wala naman doon animal with food eh. Gago! Yan lang naman yung channel ko eh. Ikaw na muna ngayon. Wala akong pera eh. Pantay ka! Limang ka talaga! Makapili tayo ng pag... Magkano bibigay mo, ma? Ma? Ano ko sa'yo? Pantay ka! Wait lang. So, sabay-sabay natin antayin si mama. So, yun. Paalam mo na yun ah. Mahilig pa mahingi ng pera. Kung, alam mo na, estudyante. Wala tayong source ng pera ngayon. Kasi nga, naka-quarantine. Hingi-hingi lang muna tayo ngayon. So, yun. Tatry natin bumili ng Chubby Packs para sa ating mga alagang isda. So, yun. I-update ko kayo pag nakabili tayo. Let's go! So yun, what's up sa inyo mga animals? So yun, dahil wala tayong pera, kahit pa paano, binakita akong murang mabibilan. So yun, nabili ka sa kanya ng mura, lowest 100 lang. Bumili ako sa kanya ng isang cup. So yun, inaantay ko, dali ng lalamove dito sa bahay kasi nga hindi tayo makalabas dahil nga quarantine. So yun, pagdating nung Chubby Pack, ilalagay agad natin sa merong aerator kasi yun nga, yun yung needs ng Chubby Packs para mapatagal mo yung buhay ng Chubby Packs worm. Kailangan nasa aerator siya, nasa malinis sa tubig. So yun, papakita ko sa inyo mamaya yung itsura ng setup nung paglalagyan ko ng Chubby Packs. Antayin na lang natin. Let's go! Meanwhile, so yun mga animal, dumating na yung Chubby Packs natin. Napakabilis kasi nga siguro, taga dyan lang naman eh, pasolo. So yun, pa-solo lang yung pinagbilan ko. So, ayun, andito na. Ilalagay ko lang doon sa tubig. So, ayun. Kailangan natin bilisan kasi nga mamamatay agad yung Chubby Packs pag wala sa aerator ang kulay. So, ayun. Ilalagay na natin ngayon. Tapos, papakita ko sa inyo yung setup. Meanwhile. So, ayun. Andito na yung ating Chubby Packs. Ayun na yung Chubby Packs natin. Minadali ko kasi nga natatakot akong baka mamatay kasi yun na lang last money na yan eh. Alam mo yun? Kaya kailangan ingatan mo. Patagalin yung pagkain. So, ayun. Dahil nga mura. Dahil walang pera. Ayun. Tsaka ito yung nakita ko na parang ano, mas maganda kaysa dun sa mga pellets. Pero magbibigay ka pa rin ng pellets kasi nga nandun pa rin yung mga ibang needs ng ating mga isda. So yun, ito, ang magandang source nito is protein. So yun, kaya nagustuhan ko to para ibibigay natin kay Coco. So yun, may mga ratio din na pagbibigay ng ganito, hindi basta-basta ito na ilalagay mo na lang. So yun, ipapakita ko sa inyo paano natin gagamitin itong pagkain na to, paano natin ipiprepare para mabilis nating mapakain yung mga beta natin, mga guppy natin, tsaka flower hoy natin. Let's go! So yun mga animal, nakaano na tayo paglalagay natin. Kailangan natin ng ganito na lagyanan para mabilis tayo ng pagpakain ng Chubby Packs. So yun, ito galing ko sa alit, ating karing-garing ating ano. Hindi naman nakinigahan siguro to, pero siguro malalaman natin kung mapagalit ako pag tapos mong i-upload yung video. Gago! So, yun, hindi niya alam na kinawa ko. Hindi ako nakahala. So yun, lalagyan natin ng 70% water. So ang ratio pala na nagpapakain ng Chubby Packs is 70% water, stock water, yung nagsa-cycle na water, tsaka 30% Chubby Packs. So yun, kukuha na tayo ng 70% natin water. So yun, ganyan lang. So yun, ito na yung 70% na water na kailangan ko para makapagpakain ng Chubby Packs. So, hinahanapin na lang natin yung ating pang sipit-sipit kasi nga natatakot akong umawa ng Chubby Packs eh. Kasi nga, duwag ako sa mga ganyan. So, hinahanap tayo ng pang sipit para lalagyan natin ng Chubby Packs na. Lalagyan natin ng 30% kasi papayakasin nyo. Let's go! So, yun, kung mapapansin nyo, nandito na tayo sa pinaglagyan ko ng Chubby Packs. So, kukuhain na natin yung 30% na Chubby Packs. Silalagyan na natin dito sa ating container. Ito na yung gagamitin ko kasi takot akong humawak talaga ng bulate. Kahit ano, kahit ibis na ako din kasi. Kumuha na tayo ng konti. Pero siguro yung 30% ko.
Konti-konti lang. Lagyan natin sa ating container. Ano na natin dito kasi baka may natira eh. Pag may nakita si mamang yari talaga. So yun, takpan na natin yung container. Nandito na yung Jubipex natin. Kailangan pala kung gusto man ng safe na pagpapakain ng Jubipex, kailangan twice a week lang, hindi pwede yung araw-araw. Kasi nga baka magkaroon ng examina. So yun, dito sa isda natin yun. I-shake lang natin yan, nila. Para kumalo sa tubig yung ating worm. So ayan, bibigyan natin una to kay Coco. So ayan, panoorin niya pa paano tayo magpapakain ng Jubipex. So ayan, ito na si Coco. Medyo lumalaki na, kitang-kita na yung kanyang itsura. Ma-pearl din siya yun, no? So ayan, papakain na natin siya. Konti-konti lang muna, pag mauubos na lang. Ayan, no? Eating time. Uy, pansinin mo yun, andat sa likod. So, yan. Hindi na nakita yung mga Jubipex. Pero hanapin niya mamaya. Kailangan pala pag magpapakain kayo ng ganito, regular water change para hindi makontaminate yung water niya. After din na ito, siguro magbabawas ako ng mga 10%. Yun, no? Kinain na niya. Hanapin niya mama. Binigyan ko ng kalarote, kaso nga lang, pinatay niya na eh. Hindi ko alam na papatayin niya. Akala ko, habul-habulan lang sila eh. Gago! So yun, papakainin naman natin yung ating mga guppies. So shake lang natin ulit. Ayun na. Let's go! Ayun na. So yun, tuntua sila. So, bilis kumain, oh, ng female. Oh. So yun. Parang gagawin ko ng treat sa kanila yung pagpapakain ng ganyan. So yun, sa mga ano naman natin. Half black. Nalagyan ba? Ayun! So, para mabilis sila lumaki. Mapansin ko, nababagalan akong sa paglaki nila eh. Lagyan din natin tong kabila. Laki ng isang bulate na yun, oh. So, yun. Enjoy na sila. Sarap, mamaya water change tayo. Yan lang mahirap dyan pagka nagpapakain ka ng ano, live. Talagang mapapawater change ka. Kasi tatanggalin mo yung mga yan. Yung mga bulate na namatay. Grabe, sinubo ng buo. Kita niyo ba yun? Nakikipagsapalaran yung bulate. Nayari ka boy. At si Coco kung naubos na yung mga bulate na binigay ko. Nandang sa lilid eh. Hindi na nakikita eh. So, para mabilis lumaki si Coco. Papansin ko parang bagal niya lumaki. Pero okay na siguro, normal naman siguro yung ganun. Kasi fry pa lang si Coco. Maganda, nagpapakain talaga ng live food. Kasi nga protein yun. The more na nagbibigay ka ng protein sa ating mga alaga, the more na mas mabilis silang lalaki. Katulad lang din sa tao, di ba? Yung ano kasi, yung feed, yung ano kasi, pellets kasi, mas feeling ko, mas maganda pa rin talaga yung live food kesa sa pellets. So yun, susubukan natin ngayon. Kung totoo nga, natama yung tingin ko mas maganda yung live foods. Tingnan natin kung naubos. Naubos na niya ito. Halos yung female lang yung kumain eh. Hindi ko alam kung lalagyan ko pa sila, pero titignan ko kung gutom pa sila. Talaga hahanap pa tayo. Madami kasi sila dito. Pinag-bear ko na sila. Na-gender ko na sila eh. Kaya yun, pinagsama-sama ko na. Ubus yan. So yun, yung mga beta naman yung bibigyan natin. Lagyan natin. Excited na sila. Panoorin natin kung gaano sila katatakot. So, para mabilis sila, ano, gumanda yung mga fins nila. Putusin lahat talaga ang alam sa beta eh. Pero alam ko, kinakain talaga nila itong Jubipex. Hindi ko lang alam kung ano mga tawag sa kanila. So yun, kung alam niyo yung tawag sa kanila, mga pwedeng i-comment. Ito basta ito, narinig ko kay Keray, plakat daw ito. Female plakat. Hindi ko lang alam dito sa dalawa kung ano to. So yun, bigyan din natin yung 75 gallon na tank ng Jubipex. Ito yung mga parrot fish natin. Ilagyan ko na sila ng mga bahay dyan. Lagyan natin ng Jubipex. Napadami yata ako naglagay. Mga mapapa-change water ako ng walupita. Tuling mahirap dito eh, matrabaho talaga. Bakit ang ginas ka? Nandun yung pagkain, oh. Nandito yung ano, hindi ko alam ba't lagi sila nagpupunta dyan eh. Wala, nalagyan pala ng ano, ng halaman yung filter. Ayusin natin mamaya yung mga animal. Tatanggalin natin yun. Mga masira eh, wala tayong pambili ng bago. So yun, nandyan lahat. Makain na sila. Naubos kaya ni Coco yung sa kanya. Ayun, meron pa isa. Hindi na kayo nakuha. Nakaabangan niya.
Busog na siguro siya. Laki ng isang bulati, tanggalin ko kaya yun. Pinagsama-sama ko na sila dito sa ano. Gumawa lang ako ng divider. Ito yung lumang pintuan dun sa cabinet ni mama. Wala na yung cabinet, nasira na yun. Di gawin natin ano, gawin nating divider. Halos konti pa lang nagagastos ko dito sa pag-iisda. Puro ibigay, puro ano, puro recycle. Itong tangko na to, ano lang din to, bigay lang din to. Ito. Ito, nilagyan ko sila ng mga ano dyan, mga hide. Nilagyan ko sila ng tubo. Ayan, para dyan sila ano, magtatago. Tapos, nilagyan ko sila dito na yung pagkainan ng ibong ko. Nilagay ko dyan. Kasi sabi kailangan doon ng ganyan kasi dyan sila naglilay ng egg. Sayang naman kung di sila makapaglay ng egg. Boodle fight sila yun. So, ayan. Ganun lang, 30% tubipex, tapos 70% water. Tapos kahit twice a week, pwede yan. Twice a week ka magpakain, tapos pellets ulit. Tapos pakain ulit, pellets ulit. Para ano, kasi baka magkaroon sila ng sakit. Delikado rin kasi. Yun din, risky din magpakain talaga ng, ano, ng live food. Kaya yung iba, pinipiling magpellets na lang. Kasi nga, kung tutusin, mas safe. Pero mas maraming benefits yung live food. Mas safe yung pellets, mas maraming source ng protein naman tong live food. Kaya nag-risk na rin tayo kasi unang-una, ang mahal nung ano, ang mahal nung pellets, nasa 170 yata dito sa amin, yung ano, Wico Plat. Itong Chubipex na to, magkano ko lang nabili to? Marami pa. Meron pa naman ako mga pellets dito, para lang tumagal yung pellets na natitira sa akin. May pang-alternate. Pero pag naubos yung pellets, wala talaga, bibili talaga tayo. Kasi nga, kailangan din talaga. Only yan, mga sir. Kain lang kayo ng kahit. Basta lumaki lang kayo at maging healthy. So, update ko kayo mamaya. So yun nga, mapapansin nyo, napakadumi nung tank. Kailangan natin tanggalin yan. So yun, mamaya mag-water change tayo. Then ipapakita ko sa inyo na malinista ulit na mamaya. So yun ang kailangan pag magpapakain ka ng live food. Pagka meron mga patay na bulati dito. Kasi pag may mga patay na bulati dito, makokontaminate yung mga ano, yung mga isda mamamatay pag nakontaminate yung tubig. So yun. Tsaka ano pala, kailangan malinis lagi yung tank ng mga gabi nyo, lalo na pag breeder na. Kasi nga, mahilig sila yung kinikiskis yung katawan sa sahig, sa flooring para magkalkal ng pagkain. Di ba yung mga gabi natin, mahaba yung mga ano nyan, mga fins nyan, yung mga yan, katulad nyan, tails, ganun. So yun, pagka madumi, syempre mahirap tayo mga ano nila, yung mga tails nila, tsaka yung fins nila. Hindi gaganda yung gabi nyo. So yun, kaya kailangan laging malinis. Regular dapat yung paglilinis. Kahit kada araw, 10%, magbawas ka, mag-siphon ka. Namatay yung isa kasi nga, binigay ko yan. Kung tutusin, kal yun. Kasi nga, male siya, pero yung buntot niya, hindi ganun ka-itim. Tsaka, alam mo yun, hindi siya talaga half black. So yun, kaya binigay ko kay, ano, kay Coco, para sana may kalaro na lang siya. Nang problema, kinagat-kagat niya yung mga buntot. Nung kinagat-kagat niya yung mga buntot, ayun na. Nagulat ako, pinagkakainan niya. Kaya hindi ko na kinuha kasi nga syempre, pag yung gapi nyo, nasira yung buntot, wala na yan. Gagaling man siya, pero napakatagal na panahon, maliit lang naman yung lifespan ng gapi natin. Siguro mga, alam ko, 3 years lang, pero mas maganda search nyo pa din. Kasi nga, di naman ako ganun kagaling talaga. Mga ina-explain ko sa inyo, yung mga na-experience ko lang. Ayan, nandyan si Coco, nagtatago. Tatanggalin din natin yung mga natitirang bulate na hindi kinain ni Coco, no, mga gapis, pati dun sa 75 gallon na tank. Papakita ko sa inyo mamaya ng malinis na. So yun, mga animal, mag-water change na tayo. Hindi ko maayos yung camera, kaya ayan nyo. Tignan nyo na lang yung mga, ano, yung mga tank, wag na yung mukha ko. Kailangan nyo ng ganda pag mag-alaga kayo ng isda, fishnet. Tanggalin muna natin tong ilaw. Unti-unti lang kasi para hindi masyado na. Mama pa isang isda. Lumabas ka dyan, so hindi kailangan dyan. Kamay na lang natin siya kasi. Tigas ulo niyan eh. Pag magbibigay ako sa mga animal, ikaw ipagbibigay ko talaga. Walis tao ko dito kasi para ako nagwawalis. Tanggalin natin mga lumang pagkain. Ang ginagawa ko kasi panagwa-water change siya. Kumukuha ako ng tubig dun sa 75 gallon na tank. Tapos pag kumukuha ako ng tubig sa 75 gallon na tank, nilalagay ko dito sa mga maliliit na tanks ko. Tapos yung 75 gallon naman, lalagyan ko ng tap water. Ulit. Parang nang nangyari, dun nagiging source ko ng ano, stock water. Kasi nga, hindi tayo pwede mag-stock ng water nang walang isda kasi nga, malamok, mahirap na. Lagang isda, may dengue ka naman. Kaya kailangan, may isda. Kasi pag may isda, kasi kinakain niya yung mga, ano, yung mga egg ng mosquito. Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong balik-baliktad gawin mo, hindi talaga lalamokin mo. Kasi nga, may isda. Pero pag walang isda, matik yan. Favorite kaya ng mga isda, try nyo mag-culture. Kayo kung meron kayong mga, ano, kung meron kayong mga magagandang place, try nyo mag-culture ng mosquito. Maganda rin daw pagkain ng mga isda yun. Yun nga lang.
hindi maganda para sa mga tao. Kaya sa case kong to, maraming bata dito. So, kaya kailangan mag-ingat pa din. Hindi lang naman ako yung nakatira sa bahay. So, yun, ganun lang, lilinisin lang na. Ito lang talaga yung pinakamahirap sa lahat. Pero, alam nyo, after naman ito, pag nakita nyo yung tank nyo na malinis, sarap tignan. Minsan nga, naubos na yung oras ko kakatingin lang dito sa aquarium. Maganda rin yun pagka kunwari, nakatulad na ito, naka-home quarantine tayo. Wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Bili ka aquarium, mag-alaga ka isda. Bago matapos yung quarantine, malaki na yan. Pwede mo nang iwanan yan, bigyan-bigyan mo na lang pellets yan. Kaya ang ginawa ko, low budget, tapos so mag-alaga ng isda. Ang ginawa ko, bumili ako ng mga fry na isda. Kasi mas mura pag bata eh. Kasi nga hindi pa visual yung itsura nila. Ikaw mag-grow out mismo. Discarte mo mismo kung paano sila lalaki. Ganyan-ganyan lang. Lilinisin ko lang to mamaya. So 35 gallon na tank naman. Tapos may 75. Update ko na lang kayo kasi malulobat yung camera. Gagamitin din ang kapatid ko mamaya. Baka mag-vlog. Update ko kayo pag malinis na. Salamat! So yun, bago ko ipakita. Bago ko harangan yung mga beta nang di sila magkakitaan. Papakita ko muna sa inyo yung itsura nila. Ilagay ko sila dito sa 75 gallon sa tank sa taas. So yun yung itsura nila. So ayan, susubukan natin lagyan ng LED light yung 75 gallon sa tank natin. Dahil nabigyan ako ng aking tropa na si Ivan Ravis, yun. Binigyan ako ng LED light pang 75 gallon. So yun, gawin natin ngayon. So yun, nakapag water change na tayo dito sa ating 5 gallon na tank. Ayan, pati dito sa 35. Pati dyan, nagbuhos lang ako ng konti. Hindi ko kayang 50% tinanggal ko lang din yung mga halaman na nasa paligid. So yun, mamaya papakita ko sa inyo. Kakabit ko mamaya yung LED light. So yun, papakita ko sa inyo sabay-sabay natin pagmasdan. So yun, let's go! So yun, magandang gabi sa inyo mga animal. So kung mapapansin nyo, ginabi na tayo. Dahil nga ginawa ko pa yung LED lights ng 75 gallons natin. So yun, libre ko lang din nakuha yung LED lights ko na yan. Galing sa akin tropang si Ivan Charles Rabi. So tol, maraming salamat. Sao ulitin, kung meron ka ulit. Tayo, joke lang. So yun, sao ulitin tol. Kaya rin ako ginabi kasi nga, yun nga, ginawa ko nga yun. Naganap ako ng ng charger. Tapos yung charger na pagkoconnecta niya dun sa may saksakan. Tapos tutusin mga 8 tapos na eh. Ang problema, na-enjoy ko yung pagkakalikot sa kanila. So yun, na-enjoy ko yung paggalaw-galaw dun sa 75 gallon. Kasi nga, kitang-kita mo yung mga babaguhin mo. So yun, kung tutusin, eto nandito sa taas yan. Nilagay ko dito. Tapos pinahaba ko yung hose. Ayan, para umabot dito sa filter box natin. So yun, dalawang hose yung ginamit ko. Para din nakababa rin yung power head natin. Ito yung nagkaroon na naman ng halaman. Kaya para mas maganda kasi yata yung nasa baba yung power head para nahihigop yung mga dumi agad. Ayan, ito yun si Coco nandito rin. Ayan si Coco. Nandito yung mga gabis natin. So ayan, in-update ko lang kayo na meron ng ilaw yung 75 gallons natin. Kung gusto mo maging animali, please like, share, and subscribe to my channel. And then hit mo na rin yung notification bell para kung mag-upload ako ng mga bagong alaga ko or update sa mga bagong alaga ko or bagong kalokohan ko ay manonotify ka. Sana natuto ko din kung paano magpakain ng chubby peck sa ating mga alaga. So yung 30% na chubby peck, 70% na stock water galing sa ating tank. Yun ang pinaka-safe. Huwag kang kuha sa tap water. So yun, maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy mo. Babush!